Hindi po basta-basta ang susunod nating ibibida dahil kung sa wild, siguradong palaban na mga ito. Hindi rin naman ito pahuhuli sa handaan. Ang mga Crocs, ox din palang gawing star ng kainan. Yan ang kwentong inalam ni Athena Imperial. Madalas kinatatakutan, pero palaban din daw sa handaan. Yan ang ibinibidang lechon sa Davao del Sur, ang lechong buhaya. Sa isang crocodile park at zoo sa Davao City, ang 6 na taon nang nagluluto ng buhayang lechon. Kung dati para sa mga espesyal na okasyon lang ang kanilang crocodile lechon, aba, ngayon, maaari nang matikman ito ng kanilang zoo visitors. Naglilechon kami ng farmed saltwater crocodile as a means of population control. Merong mga standards na sineset ang DNR and we make sure to follow those guidelines very strictly. Pina-farm namin sila within our own facility. Para lang kayong naglechon ng baboy or baka and we have all the proper permits naman. Ang paglilechon ng mga buhaya ay karaniwang ginagawa sa mga bansang Thailand at Australia kung saan laganap din ang crocodile farming. At dahil isa ang lechon sa paboritong pagkain nating mga Pinoy, aba, hindi ba huhuli riyan ang team ni na Alex? Very mabenta ito. So, ang schedule namin for crocodile lechon is every 2 weeks. So far, very good reception. Laging nauubos. Saltwater crocodile ang breed ng buhaya na kanilang inaalagaan. Mula sa pangingitlog hanggang sa pagpapalaki. We also produce leather goods from our farmed saltwater crocodiles. And of course, as much as possible, gusto natin zero waste. Sa pagluluto ng crocodile lechon, kailangan itong hiwain sa gitna para malagyan ng samot-saring panimpla tulad ng asin, paminta, tanglad at iba pang spices. Pagkatapos timplahan, itatali ito sa roasting metal para hindi matanggal habang niluluto. After 4 hours, ready to eat na ang ating lechong buhaya. Kung lasa naman daw ang pag-uusapan, hindi pa huhuli ang lechong buhaya. Dahil kalasa raw ito ng manok? Talaga ba? It's really well flavored. I think it's a bit chicken-like, but it tastes good. Actually, it tastes like pork talaga. Katulad ng pork lechon. Oh my gosh, hindi. Hindi ko talaga alam crocodile ba ito. Magkasing taste sila ng pork liempo and it tastes good talaga. Ayon sa nutritionist dietitian na si Macy Lopez, higit na mas masustansya ang karne ng buhaya kaysa sa all-time favorite natin na manok, baboy at baka. So ang crocodile meat, no, mataas siya sa protein content kaysa sa mga regular meats natin. Meron ding fat content ang crocodile meat and magandang source din siya for iron and zinc. May pagka-exotic or rare ang ating meat from crocodile. Hindi advisable na for very young age na kumain ng crocodile meat. Pero kahit daw masustansya ito, hinay-hinay pa rin sa pagkain ng crocodile meat dahil maaari rin itong maging sanhi ng pagtaas ng cholesterol at uric acid sa katawan. So wala naman po siyang general health risk maliban sa possible food poisoning sa bata kapag hindi maayos ang pagkaluto or kapag hindi ito madigest nung sikmura ng bata. So kapag tumaas ang uric acid natin sa dugo, pwede tayong makaranas ng gouty attack. Kahit wala tayong gout, pwede manakit yung mga buto-buto natin. Para sa pagluluto naman, make sure lang na thoroughly cook siya or talagang lutong-luto kasi iniiwasan natin na magkaroon ng food contamination at food poisoning mula sa mga ganitong klase ng pagkain dahil mataas sila sa salmonella. Sa mga gustong makatikim ng lechong buhaya, mabibili ito sa halagang 1,500 pesos kada kilo. Pwede ring magpaluto ng isang buong lechon sa halagang 60 hanggang 75,000 pesos, depende sa laki at bigat nito. Higante mang maituturing, fiesta espesyal naman ang hatid kung kakainin. Crocsalicious! Ako si Athena Imperial at yan ang kwentong Dapat Alam Mo!